Ipapakita ko po sa inyo ang paggawa at pagbuo ko ng isang uri ng helicopter kung tawagin ay CH-20 o kaya ay cargo helicopter. Pero bago ko ito gawin, nag-drawing muna po ako ng itsura niya sa isang papel. Ito po ang itsura ng CH-20. Ngayon tapos niyan, gumamit po ako ng isang karton, matigas na uri ng karton, kung tawagin ay multi-purpose board. Ito po siya. Ito po ang klase ng pagkakarton niya. Sinunod ko naman gawin, nag-layout at saka nag-cut na po ako dito sa isang karton at gumawa na po ako ng piyesa. Ngayon, ito na po ang ginawa ko. Bumuo muna po ako ng isang katawan at kasama na yung pinakabuntot niya. Kumbaga, isang lahatan na po siya. Tingnan niyo po siya mabuti. Ito po yung pinakaloob niya. And meron pa isang sang-army na kung saan parang pababa siya dito sa helicopter na nakaposisyon po siya pito sa pinakapintuan. At ito po yung pinakailalim niya. Tapos meron din siyang daanan dito sa pinakahulihan. May daanan din. Mga pasukan ng mga sundalo ng mga kanilang ikakargang mga gamit. Tapos niyan, sinunod ko ng gawin ay itong pinaka-pakpak niya. Itong pinakalalagyan po ng makina. So ayan, meron siyang dalawang pakpak na mahaba. Ito yung pinaka-dynamo niyan. Tapos ito yung pinakailalim niyan. So ayan, may mga design din po siya. May mga ilaw siya sa bawat dulo. Tapos, ikakabit na natin siya ngayon dito. So unti-unti lamang po natin siyang ilalagay. Lalagay natin siya unti-unti. Sasalpak po natin siya dito. Tapos may pinakalak din po siya doon sa bawat gilid. May pinakalak po siya para hindi siya matanggal. Pinakapampatibay po nito. So ngayon, i-clip natin siya. Ipupus lang po natin siya dito. So ngayon, okay na siya ngayon. Nakalagay na siya. Tapos natin ilalagay ay itong pinaka mukha niya. So ito po yung pinakamukha ng pinaka CH-20 ng helicopter. So ito po yung pinakaloob niya. May mga, kasi niya may mga salamin din siya. Tapos, gumawa po ako ng sakaya ng mga piloto. Ayan, mayroon po siyang dalawang piloto. May mga aparato rin siya. Ngayon, ipapasok natin siya dito sa pinakaloob. Sasalpak po natin siya ngayon. Ilalagay din natin siya. Ditanggal din po siya. Ayan, tsaka dikabit. So ngayon, nakalagay na. Nakapasok na sa loob siya. No? Ngayon, ito na po ang susunod natin ikabit dito. So ngayon, ilalagay na po natin siya dito sa pinakaunahan. Sasalpak na po natin. Mapapansin niya, walang mga tornilyo po yan. Puro lock po siya. Ang pinakapampalagay niyan. So nakalagay na po siya ngayon. Tapos niyan, ilalagay natin itong mga box na ito. Kung tawagin ito yung mga box, ito yung rocket bombs. Kumbaga lalagyan ng mga bala, ng mga panira ng mga sasakyan ito. So ikakabit natin siya dito. So ayan, ito nasa A po tayo, ayan, lalagay natin siya dito. So hanapin lang natin yung pinaka-aro. So yun, push lang po natin siya. So ngayon nakalagay na siya ngayon. So susunod naman itong pangalawa, yung pangalawang panira niya. Lagay na po natin siya. Ayan. So pupush lang natin siya. Unti-unti lamang po siya. Unti-unti. So ayan. Okay na po siya pareho. Halos mapapansin nyo may figura na siya. Ngayon susunod natin ilagay eh itong pinaka baterya niya. So may baterya siya. So ilalagay natin siya dito sa pinakaloob. Pero bago natin ilagay ito, tanggalin muna natin itong pinaka malaking dynamo. Tapos susulot natin itong isang wire niya. Ayan. Mapasok natin siya doon sa pinakaloob. So medyo masaya lang ito eh kasi matagal talaga itong pagwa-wiring. Isa kasi ito sa pinakamahirap gawin para yung mga kuryente niya hindi magkagrang-grang. So ngayon lalagay na natin itong dynamo niya, itong malaking dynamo. So sulot na natin siya ngayon. So ngayon, unti-unti lang po siya, unti-unti. Tapos babatake lang natin itong isa. Ayan. Lalagay na natin siya ngayon. So yun. Tapos, ikukonek natin itong mga wiring niya. Ayan, kukonek lang natin siya.
Connect lang natin siya, connect. Ito po yung wiring ng bawat cell. Tapos, kiklip lang natin doon para mas matibay siya. Ngayon, pasok natin siya sa loob. After nun, tapos na. Susunod natin itong battery. Ito ngayon ang ilalagay natin. So, yan. Ito, 9 volts kasi itong battery ito. Medyo malaki itong dynamo na nakalagay dito sa. Tapos, lalagay natin itong isang wiring niya. So, salutin po natin ito doon. Unti-unti lang. Kasunod ng pinakalock. May lock po siya dito. Sasabay natin itong lock niya dito. Sabay po natin siya. Yan. Tapos, susulit natin yung pinaka-wire niya. Pupuspo lang natin yan para mas matindi yung kapit niya. Test-test po natin kung naikot ito. Yun. So, okay na. Mandar na yung makina niya. So ngayon ang gagawin natin, sasaraduhan na natin siya ito yung pinakapang lock niya dito ngayon. So then, so unti-unti lamang po, unti-unti yan, may mga lock po siya sa bawat dulo. So ngayon, ayos na. Nakalagay na po siya ngayon. Tapos lalagyan natin siya ng maliliit na LC dito sa pangulihan. Ito yung maliit na LC niya. Ito hindi po siya naikot, pinaka-design lang niya kasi wala naman siya talagang makina. Design lang siya niya. Dalawang helix siya, dalawang helix yung forma niya na nandito sa pinakabuntot niya. So ngayon okay na siya. Handaan na natin siyang lagyan ng pinakamalaking helix. So ngayon yung helix niya, double helix yun eh. Mapapasin niya, dalawa yan. Kaya dalawa yan para kumbaga, kung sa totoong chopper talaga, para mas malakas yung paglipad niya. So yun, okay na siya ngayon. Nakaprogram na siya, mapapansin niyo. Yan, no? May mga design pa po siya, mga para mga antenna niya, ng mga iba't ibang accessories niya. So pagkatapos niyan, papakita ko sa inyo yung pinaka format niya. So yan ang postura niya. So ito yung kabuuan niya, yung sa pinakailalim niya. Yan, kabuuan ng ilalim niya. So ngayon, bababa natin siya ngayon. Unti-unti lamang po siya, unti-unti. Meron din siyang pinakahagdan. So, ito yung hagdanan niya, no? Na nandito. Yung babaan ng mga sundalo. Ayan. Saan din siya sa, na sila, ano. Tapos, meron siyang pintuan din dito sa huli. Ayan. Saan dito yung mga pasukan ng mga army, yan, saka yung mga bagahan nila, kung ano mga ilalagay nila dyan. So, okay na yan. So, ito pa yung pinakahagdanan yung isa pa, yung pintuan niya. So, handaan natin siyang paiputin. So, switch lang natin siya dito. Yan. So, switch lang natin yan. Ayun. So, mapapansin nyo, may ikot na siya ngayon. So, pagdating ng araw, bansang Pilipinas naman natin ang gagawa ng mga gatong klaseng sasakyan. Dito sa ating magmumula. So, ngayon, okay na. Handa na natin siyang i-display. Maraming salamat po.